mga kapuso, maging mapanuri po kayo sa pamimili ng karne ngayong panahon ng taginit. Mayroon po kasing babala ang National Meat Inspection Service. Maaaring naglipa na daw na naman ang mga bocha o yung mga double dead na karne ng mga hayop na namatay sa heat stroke. Nakatutok si Claire Delphine. Sa tindi ng init ng panahon itong mga nakalipas na araw, ang mga alagang baboy at manok madali raw ma-heat stroke. Itong mga hayop na nito kasi in-raise ito sa siksikan. No? So kung expose mo siya sa extremes of environment like extreme heat, talagang nandun yung possibility na magkaroon siya ng stroke. Kaya tinututukan ngayon ng NMIS ang posibleng paglipana sa merkado ng mga karne ng hayop na namatay sa heat stroke. Bawal sa batas ang double dead o hot meat. Yung stroke kasi it's a form of stress. Yung stress po, nakaka-apekto yan sa quality ng meat. Ang mga bibili dapat maging metikuloso. Hanapin ang tatak ng pagkasuri sa mga karne at bumili sa mga pwestong malinis at esensyado ng lokal na pamahalaan. Pinapaalalahanan din ang meat dealers sa malaking parusa sa pagbebenta ng hot meat. Sa Amended Meat Inspection Code of the Philippines, aabot ng hanggang 1,000,000 piso ang multa sa sinumang mapatunayang nagbebenta ng double dead na karne. Maaari rin silang makulong mula 6 hanggang 12 taon. Kaya payo ng NMIS sa mga may-ari ng piggery at poultry, gawan ng paraan upang maiwasan ang heat stroke sa mga alaga. Gumastos kung kailangan sa pagpapalamig ng mga kulungan ng mga manok at baboy. Dahil sa dagdag gastos na ito, huwag na rin daw magtaka kung bakit nagmahal na ang presyo ng karneng baboy at manok. Sa palengkeng ito sa Quezon City, tumaas na ang presyo ng karneng baboy mula 170 to 180 pesos kada kilo nung nakaraang buwan, ngayon pumapatak na sa 200 pesos. Ang manok, 140 pesos na mula sa dating 120 pesos. Ang dahilan, nahi-heat stroke din sila. Bigla-bigla na lang sila namamatay. Natutong. So, dapat palaging binabasa, pinaliligo. Ako maaaring aircon pa. Kaso masyadong mataas ang gastusin. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.